sa bawat provincial government, nagpapatupad ng iba't ibang programa upang tugunan ang mababang bentahan ng palay sa lalawigan kaugnay ng umiiral na rice tariffication law. May report si Erwin Temperante. Palay ang isa sa pangunahing produkto ng lalawigan ng Isabela. Kaya naman kasama ang mga magsasaka rito na umaaray dahil sa epekto ng rice tariffication law. Kaya naman tuloy-tuloy ang ginagawang programa ng pamahalang panlalawigan upang matugunan ang mga magsasaka sa probinsya upang huwag tuluyang malugi ang mga ito. Pangunahin na ang mga maliliit na magsasaka ng palay. Isa sa inilatag na programa ng Isabela ang Super Co-op. Dito nakapaloob ang mga programa para sa mga magsasaka na ang lupang sinasaka ng 1 hanggang 2 ektarya lamang. Sa naturang kooperatiba, bibilhin ng provincial government ang mga 6 palay at ito naman ang magpoproseso upang maging bigas upang maibenta sa merkado sa abot kamay na halaga. Mula sa pondo ng Development Bank of the Philippines o DBP, ang gagamiting pera na siya namang babayaran ng kooperatiba mula sa mga naibentang palay. Ang panukala ng gobernador, siya pong nag-isip ng konsepto para hindi lang po minsan kung hindi tuloy-tuloy kasi ang atin pong mga palay na to na bibilin sa mataas na presyo ay gagawin po natin yung bigas, gigilingin. At ibibenta rin po natin siya ng bigas na siguro nagkakalaga lang ng 28 hanggang 30 per kilo. So kikitain, anuman po ang pagbebentahan or kikitain ay ibabayad po natin sa DBP para sa susunod na anyan magagamit muli natin ang pondo na to para din itulong ulit sa ating magsasaka. Bahagi nito, kinausap ng provincial government ang mga magsasaka sa Ilagan City na ginanap sa community center. Higit 1,000 magsasaka ang dumalo sa orientation seminar ng nagkaisang magsasaka ng isang agriculture cooperative. Dito ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagtangkilik sa kooperatiba sa layuning mapaunlad ang kalagayan ng isang maliit na magsasaka hanggang sa maging isang rice miller ang mga ito. Sa lahat po na nakikinig or ng atin pong programa na ito na mga magsasaka, mapalad po kayo. Kayo po ngayon ay darating ng araw, hindi na lang po kayo parang isang maliit na magsasaka dahil darating ang araw, rice millers na rin kayo at traders na kayo. Ipinagpasalamat naman ng provincial government ang mainit na pagtanggap ng city government ng Ilagan sa programa ng provincial government na makatulong sa mga magsasakang Ilagenyo. Target ng provincial government na matugunan ang nasa 200 magsasaka sa bawat siyudad at munisipalidad na sakop ng Isabela na makakatanggap ng 20,000 piso bilang tulong pinansyal sa kanilang pagsasaka. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25.